Thank you mga kaibon. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? Today, panibagong video po tayo. At sa video na to, magbibigay na naman tayo ng konting kaalaman at idea. For today's video mga kaibon, napakaganda po ng topic natin. Alam nyo mga kaibon, marami ang nagtatanong sa akin noon pa patungkol dito sa mga itlog ng alaga nating ibon. So pinagsama-sama ko na lang yung mga tanong at isang sagot na lang din ang gagawin ko dahil po halos dito naman po yun nakatuon ang katanungan sa mga itlog ng alaga nating ibon. Disclaimer lang po, ang isi-share ko dito sa inyo ay base lang ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Alam nyo mga kaibon, napakaganda po ng topic natin. Napaka-importante rin po nitong topic natin pagdating po sa breeding. Alam naman nating lahat na yan ang inaantay natin, magkaroon ng itlog yung mga alaga nating ibon para po makapagparami tayo ng mga alaga nating ibon. Alam nyo, meron ding dalawang klase itong mga alaga nating ibon. Merong breeder na magaling na kahit na hayaan mo sila dyan, mapipisa nila yung itlog. Meron naman breeder na kinakailangan po ng tulong natin. So, iisa-isahin natin yan mamaya. Bago natin simulan, bibigyan ko muna kayo ng konting tips. Alam nyo mga kaibon, kapag merong itlog ang alaga nating ibon, napakahirap kapag sila ay na-stress. Kaya kung merong itlog ang mga alaga nating ibon, huwag na huwag nyo pong bubulabugin. Huwag po kayo silip ng silip at huwag po kayo basta-basta hahawak sa itlog kung hindi ninyo sinasawsaw ang kamay ninyo sa patuka. Dahil hindi natin kilala yung mga breeder natin minsan, baka meron tayong breeder na maselan. Hinawakan natin yung itlog nila, may mga pagkakataon na hindi tayo nagsawsaw ng kamay. Ang breeder natin na mga masilan, minsan hindi na po yan lilimliman, minsan naman babasagin po yan kapag nanibago na sa amoy ng mga itlog. Akala nila kasi hindi nila yan itlog. Kaya kung meron itlog yung breeder ninyo, huwag na huwag nyo pong bubulabugin. Huwag po kayo silip ng silip at huwag po kayo basta po hawak ng hawak doon sa mga itlog ng alaga nating ibon para po tuloy-tuloy yung magandang breeding. So yan po ang tips ko mga kaibon, lalo doon sa mga newbie na nag-aalaga po. Pag-usapan natin to na itlog ng alaga nating ibon. Itong mga alaga nating ibon, halimbawa po meron kang breeder na nangitlog ngayon, napaka-importante niyan na mailista mo yung unang itlog para po alam mo kung kailan ka magkakanling at alam mo kung kailan po yan mapipisa. So sa pag-kanling mga kaibon, pwede kayong gumamit ng ilaw na flashlight, pwede yung flashlight ng cellphone, idikit nyo lang yan. Ang gawin nyo po, halimbawa po ng itlog ngayon, ilista ninyo, magbilang po kayo ng unang nilabas na itlog, then magbilang kayo ng 12 days or 15 days. Ikanling ninyo po, kapag merong ugat-ugat, mga ugat, meron po yung laman. Pero kung 15 days na wala pong ugat, clear, wala po yung laman mga kaibon. So yan po ang dapat na pagkanling. Doon naman, kung kailang mapipisa, sa mga nagtanong patungkol dito, kung kailan mapipisa, simula po ng initlog, magbilang po kayo ng 18 to 25 days or 23 days mga kaibon. So pag halimbawa initlog kayo, magbilang kayo ng 18 or 25 days or 23 days mga kaibon. Mapipisa na po yan sa pagitan ng mga yan. So yan po mga kaibon kung kailan po sila mapipisa. Doon naman sa mga nagtanong kung okay lang ba na ang breeder natin naliligo kahit na merong itlog. So mga kaibon, normal po yan. Napakagandang sinyalis nga po yan kung ang breeder ninyo ay naliligo habang naglilimlim, lalo na kung papisa yung itlog. Ito kasing mga shell ng alaga nating itlog, kinakailangan din niya ng konting basa. Kinakailangan nila na mabasa ng konti para po lumambot po yung shell. Kapag papisa na kasi yan, minsan bubutasan ng parent yan, ng breeder mo, then butasan ng konti, kailangan malambot yung shell para maitulak po sa ng sisiw yung shell para po makalabas siya.
Kaya kinakailangan po ang breeder natin kapag malapit ng mapisa, dapat nagbabasa ng nesting material or kaya naman po naliligo. Sa tanong kung normal, normal po yan at napakagandang sinyalis po niyan mga kaibon. So dito naman tayo sa tanong kung maliit pa daw yung inakay, nagme-mate na yung parent. Mga kaibon, ang tanong kung normal ba yan? Normal po yan. Napakagandang sinyalis nga po yan kung ang breeder ninyo ay yung mga inakay nila, yung balahibo kumbaga pakompleto pa lang pero nangingitlog na yung parent. At huwag po kayong mag-alala kung meron kayong breeder na ganyan na malilit pa yung inakay pero nangingitlog na. Alam po ng parent kung ano ang gagawin dyan sa loob ng nest box, kung saan ipapwesto yung naunang inakay at kung saan po siya mangingitlog. Kaya sa ganyan na senaryo, normal yan at napakaganda nga yan dahil po mabilis tayo makapagparami mga kaibon. So yan po yung mga katanungan sa atin mga kaibon. Ngayon bibigyan ko kayo ng konting idea lalo doon sa mga kaibon natin na nakakaranas po ng ganitong senaryo. Halimbawa po mga kaibon, meron po kayong breeder, hindi po naliligo, hindi nagbabasa ng nesting material, pero meron silang itlog na nililimliman. Kung sa estimate mo sa unang clutch mga kaibon, ganyan din ang ginawa niya, tapos yung mga itlog lahat dead in shell dahil hindi napisa, dahil hindi pinisa ng breeder mo. Ang gawin niyo po, kapag ang breeder niyo hindi naliligo, hindi nagbabasa ng nesting material, tulungan niyo po. Kinakailangan mamonitor nyo ang breeder nyo. Tulungan nyo po yung breeder nyo. Ang breeder nyo po, kapag malapit ng mapisa sa estimate mo, kaya maganda na nakalista yung mga itlog dahil alam kong kailan mapisa, yung breeder mo na hindi naliligo, tulungan nyo po. Isprehan nyo yung palibot ng nest box ng tubig. Isprehan nyo po mga kaibon kahit twice a day. Ang importante kasi dyan mga kaibon, yung itlog maka-absorb man lang ng konting moist ng tubig para lumambot po yung shell mga kaibon. So ganun po ang ginagawa ko kapag nakaka-encounter ako ng mga breeder na hindi naliligo, hindi nagbabasa ng nesting material. Kadalasan na-encounter ko yan sa mga basal. So kinakailangan matulungan natin sila dahil sayang naman kung hindi pinipisa dahil kumbaga magkakaroon lang siya ng crack ng konti yung itlog pero hindi na tutuloy na pipisa. Kasi po sa experience ko kapag kaganyan, matigas masyado yung shell ng itlog. Kaya po ang gawin nyo po tulungan nyo po yung breeder nyo, mag-spray po kayo ng tubig. Then another tips, kapag meron kang breeder naman na ganyan na nakita, kumbaga binutasan lang niya yung itlog. Binutasan niya lang yung itlog. Kumbaga yung hingahan lang ng inakay yung sisiw sa loob. Ngayon, hindi niya tinutuloy. Kung naka-incar ka na ganun ang scenario na binutasan lang niya yung hingahan ng sisiw sa loob tapos hindi tinutuloy. Ang magandang gawin kapag na-encounter mo na gano'n nangyari tapos namatay yung unang ginawa nila ng gano'n, tapos yung mga sumunod na itlog gano'n din ang ginawa pero hindi tinutuloy, konting tips ko, kayo na po ang magtuloy. Ikandling nyo muna, ilawan ninyo yung itlog. Kapag wala po yung dugo, wala nang dugo talaga pero gumagalaw pa yung sisiw sa loob, kayo na po ang magbukas. So pwede nyong gamitan po niya ng chani po, yung tawag po siguro doon. Pa-comment na lang kung ano yung pangbukas na yon. Ganun ang gawin ninyo, buksan nyo na lang po dahan-dahan, then paikot, tapos ibalik nyo po doon sa breeder ninyo para mabuhay. Ang breeder na nyo, ang bahala nyan. Ako ko, ang ginagawa ko kapag meron akong na-encounter na ganyan mga kaibon,
kinakanling ko kapag meron ng bukas. Tapos ako na nagtutuloy. Ako na nagtutuloy magbukas. Meron kayong breeder na mai-encounter na ganyan. Lalo sa mga matatagal na rin nag-aalaga, siguro ko marami na rin na naka-encounter ng ganyan. So ako na lang nagbubukas para lang mabuhay yung inakay. Kasi sayang naman kung hahayaan lang natin, lalo kung may nauna na dead in shell. So ganoon na lang ang gawin natin. So yan ang tips ko mga kaibon. So doon sa mga kaibon natin na nagtanong patungkol po dito, maraming salamat po sa inyo. Sana nasagot ko ng maayos yung mga katanungan ninyo. At sa mga kaibon natin dyan na nanonood, maraming salamat. Sana po nakatulong ang video na to dahil napaka-importante po nito. Dahil nag-alaga tayo para din makapagparami. So yan ang inaantay natin, mga itlog. So dapat kung breeder natin hindi ganong maalaga sa itlog, dapat tulungan natin. So hanggang dito muna yung video natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon.